no te canses cansado. Date prisa por trabajar en Dios. Pues tihensyo para zar esklabo. Maawa na po kayo. Maanak po ang kasisilang lamang. Ang kanyang ama ay lumisan upang maganap ng dinero. Kagalang-galang na sa bispo, hindi siya nararapat kawaan. Por Diyos, por Santo, isa ka lamang alipin. Wala kayong mga awa, mga tampalasan. Kayo na nito sa aming bayang sinilangan. Isusumpa ko kayo. May isang magiganti para sa aming mga kabaro na inyong inalipusta. Pendehadas! Walang katuturan ang iyong mga sinasambit! Mga kawal, huliin! Ben aquí, mujer, loca! Ito ang kwento, ito ang storya, ito ang buhay ng isang Pilipinang pinagkaitan ng kasiyahan, pinagkaitan ng pamilya, pinagkaitan ng pagmamahal, at pinagmalupitan ng tadhana. Sa kadahilan ng ninanais nila ang pantay na karapatan ng pantay, nalipuno na ang pantay na pamahalaan. Ngunit ano? Ano? Ang kinahantungan? Ano? Kamatayan? Kasuhian? Unti-unting nilamon ng kadiliman na wala ang pagkatao. Ito ang kwento, ang istorya niya, ang istorya ng Laloba Negra. Inutil! Sino ka? Magpakilala ka! Ano ang iyong pagkatao? Pagkatao? Sa'yo talaga nang galing ang mga salitang yan? Wala kang karapatan. Wala kang karapatang itanong sa akin yan. Ang kinahinatnan ay ikaw ang mahidahilan pagkamatay ng aking asawa na walang hinangad kundi ang kabutihan. Walang awa niyo ding pinaslang ang aking nag-iisang lalaking anak. Tinungisan niyo ang puri ni Dolores. Ngayon, gusto mo pang malaman kung sino ako? Ako lang naman si Doña Luisa Bustamante. Maria o ang tinaguriang Laloba Negra. Ang kapalit ay ang buhay mo! Kasalukuyan, nagkaroon ng isang pagtitipon, selebrasyon at kasiyahan sa gusaling pinagdadarausan ng ballroom sa pamayari ng Gobernador General na si Bustamante. Dumalo ang iba't ibang kasapi ng lipunan. Pari, ang arsobispo, mga don at donya, at ang mga taong may mataas na katungkulan sa pamahalaan.
Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Magsitigil! Anong nangyayari dito? Balita ko yung malayo pa ang Pasko, ngunit bakit kayo pinagdiriwang na ito? Sino ba ang nagplano nito? Ikaw ba, Gobernador General? Sa halip na kaso, ang asikasuhin mo sa sentral? Kung iyong mamarapatin ngayon ka pa lamang naluluklok sa iyong posisyon, hindi mo rin tungkuli na ako'y pagsabihan at pagsalitaan ng ganyan. Huwag mong kalimutan na Gobernador General ang inyong kausap, kagalang-galang ng Padre Catanes. Magsitigil kayo. Ang pagdiriwang na ito'y dapat pulos kasiyahan. Malayong malayo sa kung anong nangyayari ngayon. Irog ko, kumalma ka. Kami magpapaalam na mga amigo sa Tamigas, Don at Donya. Mahal na Arsobispo, kinalulugod namin ang inyong presensya sa pagdiriwang na ito. Dumating ang tatlong araw, may isang tagapaglingkod ang nautusang magdala ng isang sulat kalakipang importanteng mga tala para kay Gobernador General. Pwedeng entrar. Buenos dias, Gobernador General Bustamante. Ako'y naparito dahil ako'y inutusan ng Auditor General Antonio Torralba o ng Auditor General ng bayang ito. Ipinahahayag at ipinararating niya ang mensahe niya kalakip ng sulat na ito. Hinihiling niya ang agaran at pabisa mong tugon. Gracias sa muling pagkikita. Paalam, Gobernador General. Pilit sinubok at tinukso ni Tutanes ang dalagang anak ni Gobernador General na si Dolores upang siya'y sigawan at sabihan ng mabibigat na salita. Ilan ba ang iyong kabahayan, mahal na dinag? Tila naghihirap na kayo sapagkat gawa lamang yan sa magaan ng muebles ang inyong balay. Kung inyong mamarapatin, sapat lamang sa amin ang balay na yan. Dahil kung tutusin, hindi naman yan magiging kabawasan ng aming kaligayahan. Sinasamantala ni Tatanes ang paglabas ni General Bustamante upang ipaglaban ang hamang kapangyarihan ng simbahan sa harap ng estado. Siya detene! Para kanino yan? Ito po ay pinagdadala bilang pasasalamat. Malaki po kasi ang may tulong ng Gobernador General sa amin. Kaya, kung inyo pong mamarapatin eh, nais po naming balikan ang kanyang kabutihang ginawa sa amin. Hindi maaari. Aking kukupis kayo niyan. Iwanan niyo yan at nakakapat lamang na galing ko yan sa kaba ng simbahan. Bienvenida, Gobernador General Bustamante! Bali-balita sa aming bayan ang pagpunta at pagdalaw niyo dito sa aming lugar. Kung ako po ay hindi niyo namamataan at nakikilala, ang aking ngalan ay Don Custodio, isa sa inyong inimbitahan noong ginanap ang selebrasyon sa inyong gusali sa sentral noong kamakailan lamang. Kinagagala ko po ang muling pagpunta niyo sa aming lugar. Isa pong karangalan ang makilala at makasama ulit kayo. Ako po'y tutuloy na. Paalam! Purate no tikanses, nasaan ang mga inihikumpilak sa inyo? Ito lamang po ang aming nakayanan. Nais po talaga namin magtayo ng isang kabuhayan. Kaya sana ipayagan ninyo kami magtayo ng isang pamilihan. Mierda! Wala kayong pilak ay wala rin kayong permiso. Mga tampalasan, sinis kayo sa harapan ko! Pero... Uno, dos! Ito na, arrogante! Tandaan mo to, aming kayo tutuplong Torralba Hedor. Estupendo, estupendo. Estupido! Hindi mo ba alam na baka dumating at matuklasan ng gob? Ano ang matutuklasan ko, Padre Tutanis at Auditor General Torralba? Ano? Magsisagot kayo! Ano ang matutuklasan ko, ha? Ito ba? Ito ba ang matutuklasan ko?
Mga inutil, mga gahaman, mga walang utang na loob! Magbabayad kayong lahat! Totoy, bilisan mo at takbo! Totoy, tumalun ka, tumapa kung kailangan. At baka tumaan pa, namabalang ikaw. Totoy, makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalan ka, tumando, say dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba? Ano ang puno ng dulo? Nang di matapos, tapos nakabulong ang buluhan. Ito hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lumbok sa kahirapan. At ang mustisya ay para lang sa mayaman. Habang may talunok at sila ang nasusuktok, di matatapos itong gulong. Ligtas ang hininga ng kairaming tao, at ang dating munting bukid ngayon sementeryo. Totoy, gumilos ka, baligtarin ang tatsulok. Tulad ng dukha, may lagay mo sa tuktok. Kinasuan at ipinakulong ng Gobernador General ang mga opisyales pati ang mga relihiyosong namumuno kabilang ang mga obispo ng Maynila na lingit sa kanilang kaalaman ay may binabalak na pagpatay. Mahal na Arsobispo, kung di nyo mamasamain, ay kailangan nating puksain ang hadlang sa ating mga plano. At ang nakikita ko ay si Gobernador General Bustamante. Handa na ang asesasyon kay Gobernador General na ngayon ay naglalakad kasama ang kanyang anak. Dumating ang hudyat. Pinaulanan ng bala ang katawan ni Bustamante hanggang sa ito ay mawalan ng buhay kasama ang kanyang anak na hindi makilala. Pati si Dolores na pinagsamantalahan ng mga Hudas na pare ang kainosentihan at binaboy ang katawan. Pati ang kalooban na sa huli ay kinuha na din ng liwanag. Kinasamaang palad, nakita ito ng dalawang mata ni Donna Luis at ito ang magiging ugat ng kanyang paghihiganti. Isang nakapangingilabot na gabi. Habang bilog ang buwan, nagsimula ang ritual at panunumpa ni Donny Luis sa kadiliman. Kapalit ng kapangyarihan, siya ay naging isang lobo. Isang lobong mabangis, matapang, isang lobong handang sakmalin at lapain ang sinumang haharang sa kanyang daraanan. Walang mababakas na awa sa kanyang mukha, kundi puno si galit, sakit, paghihinagpis. Gabi-gabi ay pinapatay niya ang lahat ng kaparian, hanggang umabot na ito sa bilang ng 200. Hindi din niya pinalagpas ang arsobispo, si Toralba, at hinuli ang pinakamasamang si Fray Sebastian Totanes. Inutil! Sino ka? Magpakilala ka! Ano ang iyong pagkatao? Pagkatao? Sa'yo talaga nang galing ang mga salitang yan? Wala kang karapatan.
Wala kang karapatang itanong sa akin yan. Ang kinahinatnan ay ikaw ang mahidahilan pagkamatay ng aking asawa na walang hinangad kundi ang kabutihan. Walang awa niyo ding pinaslang ang aking nag-iisang lalaking anak. Tinungisan niyo ang puri ni Dolores. Ngayon, gusto mo pang malaman kung sino ako? Ako lang naman si Doña Luisa Bustamante. Maria o ang tinaguriang La Loba Negra. Ang kapalit ay ang buhay mo! Mayroong sisikat na araw pagkatapos ng maunos na gabi.